Welcome back mga ka-adventure. Another day is another adventure. And again, kung bago ka pa lang po sa channel na ito, ay mag-subscribe na kayo na lang sa ganun. Updated kayo sa lahat ng ating mga adventure na ginagawa na gaya po nito. Kaya marami po salamat and God bless. At huwag natin kalimutan mga ka-adventure, let's all support local at maging part ng pagbabago ng buhay po nila. Dahil sa simpleng bagay na pagpapanood po at hindi pag-skip ng ads para sa kanila ay napakalaking bagay po. Maraming salamat. Yan mga ka-adventure, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At dadaid na naman tayo today. And isa ito sa warm-up na ginagawa ko. So, huwag kasi nating sanayan mga adventure na kapag magda-dive kayo pagkagising sa umaga ay hindi kayo mag-stretching, hindi kayo mag-gagalaw-galaw, mga kasukasuan, mga joints-joints. Huwag po natin sanayan na pagkagising upo lang tapos dad na diretso. Huwag po, dapat may warm up talaga kayo kasi based on experience, iba talaga yung kondisyon ng katawan kapag na-workout mo na o nagising yung inyong mga kasukasuan, lalo-lalo na yung breathing technique. Kaya eto, warm up tayo. Tapos naman na. Okay. Bihis tayo mga adventure. Medyo maagos pa ng konti sa laot pero sana by the time na dumating ang harabas ay wala na para ma-enjoy natin ang gusto. Punta tayo sa laot. On the way na sila. So ito yung dagat sa umaga. High tide. Yan. Kuya nagbibihis. Yung huntmaster natin si Kuya may gamit. At yung huntmaster ay sayang, ako lang pa naman ata ang merong huntmaster sa Pilipinas kaya lang hindi talaga siya pwedeng pang-araw-araw at bumigay na nga siya. At ayun, si Kuya na may gamit. So meron tayong bago, reward para sa sarili ko. Pansinin niyo mga ka-adventure, lumalakad yung isda. Napakalaki ng ambag ng mga seagrass na itong mga ka-adventure sa marine ecosystem dahil filtration system ang kanila pong ambag at sila nagsasala ng mga iba't ibang sediments na or debris or maging sa paglabo ng tubig ay napakalaking factor. Kaya kung napapansin po ninyo ay talagang kita lahat ng mga isda dahil lumilinaw ang dagat. Nakakatuwang pagmasdan mga ka-adventure na muli na pong nabubuhay ang mga coral after pumasalanta ng bagyong Odette. First dive natin mga ka-adventure at ito sinulubong tayo ng mga bayang. Hindi sila kasama sa listahan natin about sa ating mission dying kaya next time na lang. Dali-dali akong bumaba mga ka-adventure kasi may nakita akong lanuan at masarap daw ito pang daing kaya tinira na natin. So dito ay ambush type tayo mga ka-adventure sa ilalim at mag-aabang lang tayo kung anong pwede nating mga matira. At para po doon sa mga na-inspire at nagtatanong kung paano po magaling, paano gumaling sa pamamana ay huwag nyo po masyadong ilagay sa inyong mindset na paano gumaling mamana.
ang pinaka the best po na i-workout po ninyo ay kung paano lumalim at tumagal ang inyong sisid. Kasi once nagawa nyo na po yan, ay napakadali na lang pong pumana ng isda. So, take note nyo po yan. At pagsikapan, kasi hindi po biro din ang aking pinagdaanan bago po na-attain or na-gain ang ganitong sitwasyon ngayon. Medyo matagal na ako sa ilalim at wala akong ibang target na matira, kaya ito na lang pong dalagang bukid ang ating tinira, kasi masarap din ito pang daing. Another ambush, mga ka-adventure. Ayan, nagulat tayo. Ang laki ng blue ring, kaya lang ayaw niya lumapit ng husto, kaya di natin natira. Tapos tingin-tingin din tayo, kasi talaga napaka nakakamanghang tignan talaga itong underwater life, lalo na nung nakita ko na may lumalabas paunti-unti sa ilalim ng bato na nandito lang sa aking harapan. Isang malaking green sea turtle, ayan. So nasa loob siya ng bato, nagpapahinga, kaya lang siguro na curious siya kung anong meron, kaya lumabas at tinignan tayo. Another dive at sweet lip sana ang ating target dito, kaya lang medyo mailap, lumayo, tapos may lumapit na rabbit fish or kitong, kaya ito na lang po yung ating natira. Ang lalaki nito mga labahita, kaya lang sayang nakawala. At malapit na kami sa bukana kung saan lumalabas pasok yung mga bangka papunta sa isla, mga ka-adventure. At dito ay nakita ko yung grupo ng mga balo or crocodile needlefish, kaya malalaki naman yung size at pinagdisitahan na natin. Masarap din ito pang daing. Thank you.
Ayan, so nakadalawang needlefish na tayo mga ka-adventure or balo. Tapos nag-try pa ako maghan kasi ang dami talaga nila. Kaya lang hindi rin ganun kadali patamaan itong mga islang to. Kaya after ko makahuli ng dalawa ay nag-decide na ako na tumigil na at dahan-dahan na pabalik na kami sa playa. Another key tong mga ka-adventure sa kababawan, sayang pa kaya tinira na natin. Enough for today mga ka-adventure. Tapos umuwi na rin kami ni Kuya. Tapos nadaanan ko itong grupo ng mga chocolate tip sea star or starfish along the way habang pabalik na kami. Yan, kawi lang po namin mga ka-adventure. Low tide na, kaya ang labo ng dagat dito sa harap. Pero sa laot, oh, walang labo-labo doon. Pag sa laot, doon sa mga pinapanaan natin yung sa marami tayong huli. At since na malabo ngayon dagat, wala masyadong active ng mga pelagic at malalaking isda, ay nag-mission daing tayo. So, ito yung ating mga nahuli pang daing. Yari ito. Yari, pangdaing. Okay. Pati balo. Let's go! Dito sa bahay mga ka-adventure. Tapos na magkain, no? Ano nila ito, ma? Sampay na, hindi dinuguan. Sampay na. Ito mga ka-adventure. Dinugs. Dinugugs, ans. Ari kong init. Ikaw, buwan ba eh? Kabuan. Ganahan ka? Okay, lahat ito. Ihato sa ngayon na buto ito lang. Nag-uumpisa ng magdaing si Chairman, pero kanina nagbato-batubik muna sila ni Mama kung sino sa kanila ang magdaing dalawa. Ito na yung mga naunang nadaing natin mga adventure. Tapos sa mga nagbibira-bira ay umamot din tayo ng galunggong.